subukan lang nating alamin yung katotohanan sa pamamagitan ng paglapit sa isang espiritual na guro. Magtanong tayo sa kanya ng may sinseridad, submissive, na wala hindi peke, ano, at saka magsilbi tayo sa kanya. Itong ano na to, itong soul na to, na kilala niya ang sarili niya, kilala niya rin si Krishna, Diyos, ay maiibigay sa atin yung karunungan. Kasi nakita niya na ang katotohanan. Yan ang sabi ng Bhagavad Gita sa atin sa 4, chapter 4, verse 34. Yung truth. Ano ba yung truth na yon? Yung salitang Chris, yun yung kaakit-akit na tampok ng pag-iiral ng Panginoon. Yung tampok, pag sinabi tampok, yung jajajajang, yung talagang feature niya. Yung na naman, ibig sabihin niya spiritual pleasure. Pag pinagsama mo yung verb o yung pandiwa na Chris at saka yung affix, yung panlapi na na, pagsama mo yan sa taga, sa ano yun, panditikang Pilipino. Krishna, magiging Krishna yon, ibig sabihin yan, the absolute truth. Mahabharata o Yoga Parva. Pag sinabing absolute, ganyan na yan. Hindi mo na mababago yan. Kahit hindi mo paniwalaan yan, ganyan pa rin yan. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Ganyan na yan. Wala nang mas mataas dyan. Wala nang mas higit pa dyan. Sinasabi niya sa Mahabharata o Yoga Parva. Yun yung katotohanan, absolute. Yun yung makikilala natin, malalaman natin sa spiritual master. Katulad ng binanggit ni Bro Boy kanina. Tapos instruction naman ulit ay naman ni Krishna, O conqueror of wealth, Arjuna, walang katotohanan na mas higit pa sa akin, sabi ni Krishna. Lahat ng katotohanan ay nahihinga sa kanya. Katulad ng perlas na tinuhog, hindi sila pwedeng umalis kasi nakatuhog sila kay Krishna. So yung katotohanan na matatagpuan natin sa spiritual master, yun na yung pinakamataas. So ngayon, June 14, 2019, sineselebrate natin ay Vyasa Puja. Yun yung birthday ng spiritual master. Yun yung appearance, ibig sabihin ng appearance, pagpunta dito sa mundo. Ni Srila Prabhupada, ang kanyang kabanalan na si Jagadguru, si Swarup Ananda Paramahamsa. Pag sinabing appearance, hindi katulad ng birthday natin, di ba? Pinanganak tayo sa material world na hindi natin kagustuhan. Basta pinanganak tayo dahil sa ating kasalanan. Pero ang spiritual master, ang tawag doon appearance, kasi bumababa siya sa material na mundo dahil kagustuhan niya yon. Kagustuhan niya bumaba para tulungan yung mga spirit soul, tayo, hindi natin gusto na magkaroon ng ganitong buhay, pero desire natin mag-enjoy sa material na mundo, pero may karma tayo, ganito nangyayari sa atin. Pero ang spiritual master hindi. Wala siyang karma galing sa spiritual na mundo, bumababa siya sa earth. So mag-offer muna tayo ng obeisances. Kahit hindi na tayo mag-bow. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Butale, Srimate Siddhaswarup Ananda, Paramahamsa Itinamine. So nag-o-offer tayo ng ating paggalang sa kanyang kabanalan na si Siddhaswarup Ananda Paramahamsa na dahil sa kanyang pagsilong sa malaloto sa paanan ni Krishna, naging kaibig-ibig siya sa Panginoon. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Dvaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura, Bhakta Vrindam. So, ginaglorify natin, pinupuri natin si Krishna Chaitanya, si Lord Nityananda, si Advaita Gadadhar, Shri Vas, at sa lahat ng devotee ni Lord Gauranga Chaitanya.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nagdadasa tayo kay, sa energy ni Krishna, si Radharani, Hare, na siya nawa, bigyan tayo ng service para makapaglingkod tayo kay Krishna. So pag nagdadasa tayo ng Hare Krishna, sinasabi natin, O all attractive, all pleasurable Lord, O energy of the Lord, kindly engage me in your loving service. Sinasabi natin, sali naman po ako sa paglilingkod sa inyo na may pagmahal. Pagmamahal. Gusto po kayong mahalin, Krishna. Radharani, please, tulungan mo ako. So ganon, humihingi tayo muna ng tulong kay Hare, kay Radharani, para makapaglingkod tayo kay Krishna. Okay? Vyasa Puja. Ang pagsamba sa spiritual na guro at sa kapag go-glorify sa kanyang appearance. Iwawalhati natin yung kanyang appearance. Yung pagpunta niya dito sa earth, ipagpupugay natin. Okay? So para tayong bubuyog, na mag-share tayo ng tamis. Part 1, sino ba si Jagadguru? So si Jagadguru, si Dasarup Ananda Paramahamsa, Chris Butler, isa siyang tunay na guro na pinanggaling sa walang patid na linya ng mga spiritual na guro na pinanggalingan mismo ay ang Panginoong Diyos. Ito yung disciplic line. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Galing mismo sa Panginoong Diyos. Ang tawag sa disciplic line na yan, and historically noon, Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. So, ipapaliwanag natin yan mamaya. So, si Jagadguru, pinanganak siya sa New Orleans, Louisiana, USA, bilang si Chris Butler. Yung tatay niya ay isang doktor. Dito siya pinanganak sa New Orleans. There is a house in New Orleans. May kantang ganun eh. They call the rising sun. Ganun, alam mo ba? Yung mga Jeff Rocks dyan, mga hippies dyan. So, pinanganak siya June 40, 1948. So, kung bibilangin mo, mga ilang taon na siya ngayon. Anyone? Ilan? 71? Ano? 81? Hindi. Ako, 1955, ang tanda lang ni Jagadguru sa akin, 7 years. So, 64 na ako. So, bawasan mo ng 7 years. Dagdagan mo 7 years. Ilan? Anyway. So, ang ibig sabihin ng Jagadguru, Sanskrit yan, pinakamatandang salita. Yung ibig sabihin ng Jagad, mundo o kaya universe. Yung guru, spiritual na teacher. So yung title yan eh, hindi niya yung pangalan. Title yan, parang president. Spiritual teacher ng buong mundo. Hindi siya teacher ng particular sect lang, religion, lahi o nasyonalidad. Teacher siya ng buong mundo o buong universe. Si Jagadguru, initiated disciple siya ni Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ito si Srila Bhaktivedanta. Ito si Jagadguru. Marami siyang mga God Brothers. Libo. Ang nagbigay sa kanya ng pangalan si Swarup Ananda, si Srila Bhaktivedanta. So ang ibig sabihin ng Siddha, liberated na being. Ibig sabihin, liberated siya, wala siyang kasalanan. Swarup, spiritual na itsura, Ananda, bliss. Yung Paramahamsa naman, title ang binigay sa kanya ng mga God Brothers niya. Swan-like devotee. Parang si Srila Bhaktivedanta Swami, di ba? Yung Bhaktivedanta, hindi naman ang nagbigay sa kanya noon, yung spiritual master niya, si Srila Bhaktivedanta. Ang nagbigay noon, yung mga God Brothers niya. So, ang nagbigay ng Bhaktivedanta, mga God Brothers si Srila Bhaktivedanta. So nagbigay ng Paramahamsa, title ni Jagadguru yung kanyang mga God Brothers. So nung natapos na yung
ano ni Srila Bhaktivedanta dito sa mundo, bumalik na siya kay Krishna, umalis siya sa mundo, si Jagadguru, from there, nagsimula na siyang tumanggap ng disciples under Srila Bhaktivedanta. So ngayon, meron siyang worldwide following ng mga tao na tinusubukan nilang i-apply yung tinuturo niya sa kanilang personal na buhay. Ano ba ang tinuturo ni Jagadguru? Science of identity. Ano ba ang science of identity? Ito ang karunungan ng katotohanan tungkol sa iyong tunay na identity. Sino ka ba? Itong wisdom na to, harmonious blend. Ibig sabihin, pinaghalo na hindi nagko-contradict science, religion, at philosophy. So itong science of identity, halo-halong science, philosophy, tsaka religion to na hindi nagko-contradict. So itong science of identity, although modern siya, hindi siya bago. Ancient siya. Ang tawag dito ay Vedic wisdom. Hindi siya gawa ng tao. Pinadala siya ng Panginoong Diyos. Absolute truth to, katulad sinabi natin kanina, yung katotohanan na hindi mo na pwedeng baliin, kahit na hindi ka naniniwala dyan, nandiyan pa rin yan. Hindi siya Hindu, hindi siya Buddhist, hindi siya Christian, Muslim, o New Age. Ito yung truth na mag-a-apply sa ating lahat, anuman ang iyong relihiyon, sekta, lahi, nasyonalidad, edad, o lalaki ka man o babae, kung tinatawag mong bakla ka, tinatawag mong tomboy ka, mag-a-apply pa rin sa iyo yan. Sa katotohanan, sa history ng buong mundo, ito katotohanan na ito ay tinuro din ng mga learned sages. Pag sinabing sages, yung mga banal na spiritual na tao nung unang panahon, katulad ni Lord Jesus Christ. At saka iba pang mga bona fide, pag sabihin bona fide, tunay na teacher, nasa disciplic succession. Actually, si Lord Jesus Christ, nasa disciplic succession din yan. Pero after nung ano niya, ang guru niya, si Srila John the Baptist. Tapos meron siyang 12 apostles. Pagkatapos nun, naputol na. So 2,000 years na yung teaching ni Jesus Christ, putol na yon. Parang ang hirap na sa panahon ngayon. Pero itong teaching ni Jagadguru tuloy-tuloy. So itong mga bona fide teacher na to, sumusunod sila sa tradition, pinadala to from spiritual master to the disciple ng libre, walang bayad. Kaya dito, kahit na magkano, kahit isang mamera, wala kayong binabayaran dito sa Binyan Center. Ano bang science of identity? Una, tatlong bahagi yan eh. Part one, sino ka ba? Yan yung essence mo. Hindi ikaw yung body mo. Hindi rin ikaw yung brain mo. Hindi rin ikaw yung isip mo. Hindi ikaw yan. Hindi rin ikaw yan. Hindi rin ikaw yan. Ikaw ay spiritual na nilalang na ang original constitution mo, binubuo ka ng eternal, ana mo yung katotohanan at saka nature mo, masayahin ka. Yan yung ating nature. Yan yung essence natin. Hindi tayo itong katawan na to. Tayo yung soul na nasa loob ng katawan na yan. Yung kumikinang na yan. Okay? So dahil ikaw ay spiritual, ang posisyon mo naman, hindi ikaw Diyos. Hindi kayo enjoyer. Dominated ka, bahagi ka ng Diyos. Kung anong meron siya, meron ka rin, pero maliit lang. Hindi ka all-powerful, ang Diyos powerful. Hindi ka supreme controller, ang Diyos supreme controller. Hindi ka dominator, ang Diyos dominator. Yun yung position mo. Una, essence, ito yung position mo. Hindi ka Diyos. Pangalawa, yung natural, pangatlo, natural function mo, kailangan magsilbi ka sa Diyos nang may pagmamahal at may devotion. Pag hindi mo ginawa yan, hindi mo ma-attain yung iyong natural constitution. Hindi natural, peke ka lang. Pag hindi mo ginagawa yan, nagsisilbi ka sa Diyos, peke ka. So ang mensahe ni Jagadguru ito, ang isang tao ay magiging masaya lamang, magiging kontento sa buhay kapag nakakatikim siya ng pag-ibig sa Diyos. Paano?
Ang sabi niya, ang pinakamadaling paraan para makarating tayo dun sa platform na yon ng pag-ibig sa Diyos, regularly, hearing and chanting the holy names. Hindi minsan lang, dapat regular. Ginagawa natin siyang buhay natin, regular. Parang regular tayong kumakain, naliligo, natutulog. Regular din tayo mag-chant ng holy name. Ganun. Ibigay natin sa buhay natin, ilagay natin ang holy name. Okay? So, yung basic teaching ni Lord Jesus Christ, pareho rin sa science of identity. Walang pagkakaiba yan. Una, sabi ni Jesus Christ, hindi ikaw yung material na katawan mo. Sabi niya, ang pinagmula ng buhay ay espiritu, hindi ito magagawa ng laman. So, ikaw ay spiritual na nila lang. John 6:63. Sabi pa ni Jesus Christ, hindi ikaw yung body. Dapat maging ano tayo, tiwala tayo na kapag Namaste, Haribol. Kapag malayo tayo sa Diyos, nasa katawan tayo, malayo tayo sa Diyos. Sabi niya, kailangan nasa katawan ka o kaya nasa, wala ka sa katawan, kailangan lang ang goal natin ay maglingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung pwede tayo nasa katawan at pwede tayong wala sa katawan, ibig sabihin, hindi tayo itong katawan. Nasa Corinthians yan, 2 Corinthians 5:8 hanggang 9. Okay? Yan ang sinasabi ni Jesus Christ sa Science of Identity Part 1. Sa function naman, sabi ni Jesus Christ, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Isabihin, yung holy name, gawin nating holy. Isabuhay natin. Matthew 6:9. Tungkol sa holy name. Sabi ni Jesus Christ, yung holy name, ilagay natin sa, gawin nating, yung pangalan ng Panginoon, gawin nating holy. Isabuhay natin. Pangatlo, bhakti or love for God ang tinuturo ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, your entire being. This is the foremost and the greatest commandment. Matthew 22:37-38. So, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong katauhan. Ito ang pinakamataas, ito yung aking commandment. Wala nang mas mataas dito. Sabi ng mga ibang tinagurang Christian, kailangan maging save ka, mag-heal ka, mag-ganito, mag-ganyan, ipapako ka sa cross. Hindi naman yun ang sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, ang foremost commandment ka mo, mahalin mo yung Panginoon. Foremost commandment ba yung magpapako ka sa cross? O kaya, isipin mo, ligtas ka na? Hindi yun. Sabi ni Jesus Christ, mahalin ang Panginoon. Bhakti. Yun ang tinuturo ng Jagat Guru. Pareho lang sa tinuturo ni Jesus Christ. Sabi ni pa ng ibang ano, philosopher, ito na si Socrates, pinanganak siya mga 500 years before Jesus Christ, something ganon. Sabi niya, hindi ikaw yung material body mo, sabi ni Socrates. Kilala nga siya bilang, siya yung nagsasabi, kilalanin mo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ni Socrates. Who are you? Yung tinuturo ni Jagat Guru. Yun din yung tinuturo ni Jesus Christ. Okay? So pareho lamang. Haribol, ultimate goodwill. Ibig sabihin ng Haribol, chant the holy names, at saka sambitin, i-glorify natin yung mga pangalan Diyos. Ang Haribol din, the ultimate goodwill, pag sinabing ultimate, wala nang mas mataas siya, wala nang kapantayan, good, maganda, mabuti, masagana, mabait, matalino, will, kalooban. So pag sinabi mo yung Haribol, sinasabi mo, sumainyo nawa ang pinakamabuti, pinakamaganda, pinakamasagana, pinakamaligaya, pinakamagandang kalooban. So, yun yung Haribol. Okay? Part 3, Discipleship Succession. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ito yung mahabang unbroken chain ng spiritual master na since time immemorial. Yung kanina pinakita ko. Una dito, si Krishna. Sa Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Siya yung original na spiritual master. Ipinasa niya yung knowledge sa kanyang disciple na si Lord Brahma. Siya yung pangalawa. Si Lord Brahma, siya yung creator nitong universe.
Nag-incarnate siya 2,000 years ago bilang si Lord Jesus Christ. So si Lord Jesus Christ, kung tutuisin, siya yung ating father ng ating disciplic succession. Siya si Lord Jesus Christ, si Lord Brahma, creator ng universe. Tapos ipinasa ni Brahma yung kanyang knowledge kay Narada Muni, kanyang disciple, anak niya. Then si Narada Muni, ipinasa niyo to sa kanyang disciple na si Vyasa, Vyasadeva. Then si Vyasadeva, ipinasa niya to sa kanyang disciple na si Madhva Acharya. Then si Madhva, ipinasa niya to kay Padmanabha Tirtha. All the way yon, tuloy-tuloy yon, hanggang kay Narahari, kay Madhava Tirtha, Aksobhya Tirtha, Jaya Tirtha, Gyanasindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purusottam, Brahmanyak Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmipati Tirtha. Si Lakshmipati Tirtha, siya yung spiritual master ni Lord Nityananda. Naging disciple niya si Madhavendra Puri. Tapos si Madhavendra Puri, naging disciple niya si Nityananda Prabhu at saka si Advaita Acharya at saka si Isvara Puri. Pero tatanungin nyo, kanina nagtataka ko, bakit? Nung nire-review ko kanina to, bakit si Nityananda disciple ni Madhavendra Puri? Di ba ang nag-initiate sa kanya, si Lakshmipati? Ganito yon. Kasi si Madhavendra Puri, although disciple siya ni Lakshmipati at godbrother siya ni Lord Nityananda, ang tingin sa kanya ni Lord Nityananda ay guru. Tinatanggap niya si Madhavendra Puri bilang guru niya, godbrother niya si Advaita. Kaya, considered disciple siya ni Madhavendra Puri. Okay? Nakuha niyo? Okay, anyway. So, after nun, si Isvara Puri. Isvara Puri ang spiritual master ni Lord Chaitanya. Si Lord Chaitanya, si Krishna mismo siya. Pero bakit? Kailangan niya pa bang magkaroon ng spiritual master? Hindi na. Pero para ipakita sa atin ang importansya ng spiritual master, yung Diyos mismo, si Chaitanya Mahaprabhu, na nag-appear 500 years ago, tinanggap niya si Isvara Puri. Ganon ka-importante yung spiritual master. Kahit na yung Diyos mismo, bababa sa mundo, tatanggap pa rin siya ng spiritual master. So, pagkatapos, ang naging disciples ni Lord Chaitanya, magkakasabayan. Si Rupa, si Swarupa, at saka si Damodar. Sila lahat guru, pero magkakasabay sila, nag-exist. During that time, hindi yun ano, contradiction. May disciple si Rupa, may disciple si Swarup, may disciple din si Sanatan. Ito magkapatid to, si Sanatan tsaka si Swarup, si Rupa. Tapos, 24th, magkasabay din si Raghunath at tsaka si Jiva. Tapos, si Krishnadas Goswami. Pang 25. Disciple niya si Narottam Das, 26. Tapos 27, si Biswanath. Yung time na yan, wala na si Lord Chaitanya. Kaya miss na miss niya si Lord Chaitanya, hindi niya naabutan. 28, magkasabay din si Baladev Vidyabhusan at saka si Sarvabhauma Jagannath Das Babaji. Then, Bhaktivinod. 29. 38, Gorkishore. Ito na. Bhaktivinod, Gorkishore, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Sirisvarupananda. Then, Bhaktisiddhanta. Then, Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Spiritual master ni Jagadguru. Then, si Jagadguru, Sirisvarupananda Paramahamsa. Siya yung present at charge. Siya yung buhay.
Yan yung spiritual discipleship succession. Spiritual yan. Hindi na natin kailangan mag-rely sa mga institution dito sa material world para malaman natin kung sino ang nandoon sa linya na yon. Pero, yung mga institution dito sa earth, tinatanggap yan. Kung titingnan mo, bal, paki-point na lang, ayaw gumana. Paki-click na lang. Siya yung living spiritual master. Siya yung buhay na guru. Okay, and actually, lahat naman sila buhay, no? Andito sila sa planeta. Pero, yung meron pang body na pwede tayong makipag-relate, si Jagat Guru, siya nandito. Sabi ng Wikipedia, kung titingnan mo sa Wikipedia, no, yung disciple, alam ba, iano mo, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, tingnan mo sa Wikipedia, nag-agree sila na yung pinakahuli sa disciplic line ng Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, si Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Nakapula pa yan. In-emphasize pa nila, naka-red. So, tanggap nila na sa disciplic line ng Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, ang living spiritual master, si Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Okay? Yan ang sinasabi ng Wikipedia. Yung Wikipedia online encyclopedia yan, na ang gumawa niya, mga volunteer around the world. Okay? Part 4, song offering ito actually, Vande Guru Sri Charanaravindam, Sri Guru Guru Bastakam, prayer by Vishwanath Chakrabarti Thakur. Medyo mahaba to, so iaano na lang natin na laktawan na lang natin yung Sanskrit, ay yung Bengali lines. Verse 1, ang spiritual master, siya yung dagat ng auspicious qualities, ibig sabihin ng auspicious, napakagandang mga katangian. Ito yung ano, yung samsara, dabanala, lidha loka, tranaya karunya, ganaganatvam, praptasya kalyana, gunarnabasya, bande guru sri charanaravindam. May tono yan eh. Ginawa ni Bernard Bismarck ng tono yan. Pero mahaba, kung hindi kakantahin pa natin, so laktawa na lang natin. So, ibig sabihin niyan, yung spiritual master na tumatanggap siya ng bendisyon galing sa ocean of mercy. Yung mercy ocean, walang hanggan. Katulad ng pagbabagsak ng ulan sa dagat at kahit saan para puksain yung apoy ng forest fire, ang spiritual master, dinideliver niya tayo yung mga mali material affected na mundo. Sa pinapatay niya yung apoy, eto tayo eh, may apoy eh. Pinapatay niya yan sa pamamagitan ng mercy. Hindi lang niya pinapatay, pati yung init, tinatanggal niya para maranasan natin yung mabuhay na parang lotus dito sa material na mundo. Hindi tayo apektado nitong material. Yun yung symbolic ng lotus flower. So, nag-o-open ako ng mang respeto sa kanyang kabanalan, spiritual master, na dagat ng napakagagandang mga katangian. Verse 2, ang spiritual master, siya yung gladened siya, natutuwa siya sa Sankirtan movement. So, Mahaprabhu Kirtana, Nitya Gita, Batitra Madhyan, Manasaura Shena, Romancha Kampasru Taranga Bajo Vande Guru Sri Charanaravindam. So ang ibig sabihin niyan, chanting the holy name, dancing in ecstasy, sa pagsasayaw, ng masayang pagsasayaw, sa pag-play ng mga musical instruments. Ang spiritual na guru, parati siyang natutuwa sa Sankirtan movement ni Lord Chaitanya. Gustong-gusto niya yan. Dahil ano, ninanamnam niya yung mga relationship
ng tunay na devotion, minsan sa isip niya, minsan yung buhok niya itong tatayuan. Tapos, para siyang nanginginig ba, tumutuloy yung kanyang luha na parang mga alon sa dagat. So, nagbibigay tayo ng respeto sa kanyang kabanalan ng spiritual master. Nirerespeto natin siya. Verse 3, ang spiritual master, nag-engage siya ng temple worship. Katulad yung ginawa natin dito, ang tawag dito, temple worship. Etong bahay ni Bro Boy, actually, personal nila to eh. Hindi to public eh. Pero, dahil yung ano, yung meron silang natitikman na kaligayahan, ayaw nilang sarilinin lang. Binubuksan nila itong bahay nila sa public 2 times a week. Tuwing Thursday at saka Sunday. Pero anytime, pwede kapag may problema ka, pwede kang pero huwag ka lang kakatok dito ng mga bandang alas 8 na ng gabi. Ha? Kapag hindi Thursday at saka Sunday, hindi ka nila pagbubuksan. Kailangan pumunta ka rito maliwanag pa. Pero pagka Thursday at saka Sunday, kahit na alas 8, pwede kang pumunta rito. So, Sri Vrigha Vigraharadhana Nityanana Sringaratan Mandira Majanado Yuktasya Bhaktams Cha Niyunjato Pi Vande Guru Shri Charanaravindam. So, ang ibig sabihin niyan, yung spiritual master, parating niya engage yung tayo sa kanyang temple worship ni Radha Te Krishna. Si Radha, si Lord, actually si Lord Chaitanya, si Radha Te Krishna na yan. Kaya nga, Radha Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna na hian niya, nasa kanya na si Radha Krishna. So, pag nag-worship tayo kay Lord Chaitanya, nag-worship na rin tayo kay Radha Krishna. So, ine-engage niya rin tayo, yung mga disciple niya, at saka yung mga spirit, ng mga, ano niya, estudyante ng deity worship. Yan, ito yon. Ito yung dati nating, ano, deity. Ito ngayon. Life size na. Kasi laki mo na. So, dinedress nila yung mga yung deity, dinadamitan nila yan ng magagandang mga damit tsaka mga ornaments. So, eh, dito kayo tumingin. Yan, dito kayo sumingin sa aking laser. Yan. Ito, simple lang. Ito, yan. May hikaw, may bracelet, may bangles, may damit, etc. Tapos, nililinis yung temple. Yan. Tapos gumagawa rin minsan na nag-DDT procession. Ito dati, ginawa namin to sa Baguio City noong 1998. Yan. Pinasyal namin si Lord Nityananda at si Lord Chaitanya sa Baguio City. So ginagawa rin natin dito mga pang piyesta-piyesta pero ano na lang. Hindi natin sinasama si Lord. Ano na lang siya. Yung holy name na lang. Yan. So nag-offer tayo ng respectful obeisances sa kanyang sa malaloto sa paanan ng spiritual master. Verse 4, yung spiritual master, nag-o-offer siya ng pagkain kay Krishna. Di ba nag-o-offer tayo ng pagkain? Ito, may cake pa nga, in-offer natin birthday ni Jagadguru. Pati may maliit na cake para kay Nainita Igor. So si Srila Prabhupada nag-o-offer din siya ng pagkain. Chaturvidhakshi Bhagavat Prasada Swadvana Triptam Triptan Haribhakta Sanghan Kritvaiva Triptin Bajata Sadeva Vande Guru Shri Charanaravindam. So, ang spiritual master, nag-o-offer siya ng 4 na uri ng pagkain. 4 na uri. Ano-ano yung mga pagkain na yon? Yung mga licked, yung mga nginunguya, yung mga iniinom, at saka yung mga sak. Yun, yung mga ano, yung mga masasarap na pagkain, di ba? Iba-iba, di ba? May kinakain tayo, may sinisip-sip tayo, may dinidilaan tayo, di ba? Ganon din ang spiritual master. Nag-o-offer din siya. Noong nandito sa dito sa ano sa Pilipinas, ako yung ginawang garland, tagagawa ng garland niya. So, kasi araw-araw nag-o-offer siya sa spiritual master niya. Kaya gumagawa ako ng garland niya. Si Boy naman, pag may speaking engagement, yung garland na binibigay niya, yung malalaki. Anyway.
So, kung yung spiritual master niya, nakita niya yung mga devotees, natutuwa sila habang kumakain ng prasad, natutuwa rin siya. Ayun, ito si Sukhbir. Si Sukhbir Paramjit. Sukhbir, kay pamilya niya. Ayan o, si Sukhbir o. Ayan o, tama-tama, ayan o. Ay, siya, ito ba siya? Ay, hindi. Ayan siya, si Sukhbir, at siya yung pamilya niya. Ito naman, ayoko, sino to? Ito, sino to? Hindi ko kilala to eh. Pero andi dito ngayon siya eh. Joke lang nga, may Amaya. So, pag nato, pagka ano, nakikita niya, itong mga devotees na to, natutuwa, ayun, natutuwa rin siya, busog din siya, oh. Okay, nag-offer tayo ng respectful obeisances sa malalotos sa paa ng kanyang, ng ating spiritual master. Bakit lotus? Yung lotus kasi symbol yan, eh. Yung lotus, nakatira yan sa tubig, madumi, mabaho. Minsan maligalig, pero hindi siya apektado, maganda pa rin siya, mabango. Peace, di ba? Pag nakita ka ng lotus flower, peace. So, pinagmamalaki ko na, no? Balang araw sa ashram, tumutubo na yung aking lotus flower, eh. Siguro mga 4 months from now, makakakita na kayong lotus flower sa ashram. Sa silang, okay? Pinagmamalaki ko na, no? So, verse 5, yung spiritual master niya, parating ang eager na makinig at mag-chant. Sri Radhika Madhayor, Madhavayor, Apara Madhurya Lila, Guna Nrupa Namnam, Pratikshan, Pratikshanad, Sanad Swadana, Lolopasya, Vande Gurusi Charanaravindam. Namnam, Tagalog din, di ba? Namnam. So maraming pinanggalingan yung ano eh, yung Sanskrit at saka yung Bengali, marami tayong Tagalog na nakukuha dyan eh. Pag sinang namnam, nilalasap. So yung spiritual master, parati siyang gusto niyang parating pakinggan yung tungkol sa pastime ni conjugal, ibig sabihin yung pagmamahalan ni Radha at saka ni Krishna, ni Madhava at saka ni Radhika. Kanyang kalidad nila, yung kanyang mga pangalan, yung mga itsura nila. Gustong-gustong pakinggan ni Jagadguru yan. So yung spiritual master, parati niyang hinahanap-hanap ito, matikman ang every moment, bawat sandali, tinitikman niya. Gusto niya matikman bawat sandali. So nag-offer ten respectful basis sa kanyang paa ng spiritual master. Ika-anim, yung spiritual master, very dear siya, napaka-mahal. Nikunjayuno, yati reli si Jai, yayalibhir yuktir apeksaniya. Tatrati dakshad ati balabasya, bande guru sri charanaravindam. So ang ibig sabihin niyan, yung spiritual master, masyado siyang napakamahal. Kasi, expert sa pag-assist sa mga gopis. Kasi, nung unang buhay ng spiritual master, ando dun siya sa spiritual world. Isa siyang gopi, babae siya. Ngayon, bumaba siya rito sa earth bilang lalaki. Ang ito yung katawan niya. Pero sa spiritual world, yung ano niya, tinutulungan niya yung mga gopis para, mga gopis, sabihin gopis, yung mga servant ni Krishna. Si Radharani gopi din yan. Ibig sabihin ng gopi, yung mga anak ng mga nag-aalaga ng baka. Anak na babae ng mga nag-aalaga ng baka. Minsan, yung mga spiritual master, tinutulungan nila para magkaroon ng ganitong mga pastime si Krishna sa spiritual world. Para magkaroon ng perfection yung kanilang arrangement. Kailangan perfecto. Perfect yan. Yung garland, yung higaan, yung upuan ni Radharani, yung apaka ni Krishna at saka ni Radha, yan, yung mga ganyan. Yung bihisa nila, kailangan perfecto yan. Tumutulong yung spiritual master sa paggawa ng mga ganun sa spiritual world. Tsaka nung nandito pa sila sa Vrindavan, sa India. So nag-offer tayo ng ating respeto sa malulotos na paan ng spiritual master. Verse 7.
yung honor ng spiritual master. Saksa dat darit bena samasta satstrair uktas tatha babyata eva sadbi. Kinto prabhorya priya eva tasya bande guru sri charanaravindam. So yung spiritual master, dapat i-honor natin siya patulad ng pag-honor natin sa Panginoon. Kasi siya yung pinaka-confidential. Pag sinabing confidential, alam niya yung sikreto ni Panginoong Krishna. Alam niya yung sikreto. Kaya, ang irerespeto natin siya, katulad ng pagrespeto natin sa Diyos. Yun ang sinasabi dito. Ito yung sinasabi ng scriptures, at saka ito rin ang sinasabi ng mga banal na guro nung unang panahon. Halimbawa, si Valmiki Muni. Nabuhay si Valmiki mga 2 million years ago. Sir Bala, wala pa naman tao nun, sabi sa science. Pero yung science, palpak naman yun. Hindi naman science yun. 2 million years ago, nandito si Lord Rama, andito si Valmiki Muni. Nasa Treta Yuga. Then, 1,000 years ago, andito si Sukadev Goswami. Sinasabi din niya na ang spiritual master ay trato mo katulad ng pagtrato mo sa Panginoong Diyos. Si Rupa Goswami naman, nabuhay siya 500 years ago sa panahon ni Krishna, sinasabi niya na ang spiritual master ituring natin bilang parang si Krishna din. Tapos, nung pinanganak sila Bhaktivedanta 1896, nawala siya dito sa Earth, 1972, yun din yung sinasabi niya. Therefore, inaalay natin yung ating respeto sa mga malaloto sa paan ng spiritual master na tunay na representative ni Panginoong Hari Krishna. Verse 8, yung mercy ng spiritual master, yung kanyang awa. Asya prasadad, bagavat prasado, yasya prasadan, nagatiko topi. Jayam stubam stasya yasastri sandyam vande guru sri charanara bindam. So, sa pamagitan ng awa ng spiritual na guro, matatanggap natin yung benedisyon ni Krishna. Kung wala sa basbas niya, wala sa awa ng spiritual master, hindi tayo magkakaroon ng anumang pag-a-advance sa spiritual life. Stagnant lang tayo. So ipapanganak ulit tayo bilang puno, bilang baboy, bilang tigre, o kaya bilang oso. Hindi tayo mag-a-advance. Babalik at babalik tayo sa earth. Magiging hayop ulit itong katawan natin. Ngayon ang katawan natin tao eh. Pero pwedeng maging umalis yan sa tao at pumasok sa katawang halaman at hayop. Pero sa tulong ng spiritual master, magkakaroon tayo ng spiritual advancement. Sabi nga ni Boy kanina, Bro Boy, pwede tayong this time, pag umalis tayo sa mundo, makakabalik na tayo kay Krishna sa pamamagitan ng holy name. Dahil meron tayong spiritual master. Kaya dapat, parati nating tatandaan, irespeto natin, ipuruhin natin yung spiritual master. At least, 3 beses sa isang araw, mag-o-offer tayo ng respectful beses sa kanya sa paanan ng kanya ng spiritual master. Part 5. Ito yung prayer, ginoglorify si Jagadguru Siddheswarup Ananda, Paramahamsa, ni Srila Tusta Krishna Prabhu. Si Srila Tusta Krishna Prabhu, umalis na yan dito sa earth, ano? Nakabalik na siya kay Krishna. Pero bago siya umalis, ito yung kanyang papuri sa kanyang spiritual master. O anak ni Bhaktivedanta, yung great unseen temptress, si Maya, pinapaganda niya itong mundo bilang isang napakagandang paraiso. Ina-attract tayo ni Maya dito sa mundo na to. Pero, sabi ni Tusta, yung matalas mong salita, sinisira niya yun. Pinuputol niya yung ano na yun.
yung tali, tanikala. Ngayon, ipinapakita sa atin na itong mundo na to ay wasteland lang to. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, the flesh profits nothing. Wasteland. Itong earth, kung wala si Krishna, itong earth, nothing. Sabi pa niya, habang sineselebrate namin yung inyong pag-appear dito sa earth, naaalala namin na ikaw lamang yung dahilan, yung pag-asa, at ikaw lamang yung aming sandigan o kanlungan. Pag napapakinggan kitang nagsasalita, mamaya papakinggan natin si Prabhupada, no? Nagbibigyan ako ng pabor ni Krishna. Subalit, ako ay mahina pa rin at walang espiritual na lakas. Sabi niya, kung kagustuhan mo po, guru, bigyan mo po